Magsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan lahat ng araw. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nag-asala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan na iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Niluluhog namin iyong pawiin ang tanang nakakapinsala at iyunawang panatilihin ang pakikinabang naming walang maliw. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay nami'y umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yaong buong buhay nami, sakbibi ng dusa't hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami, may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dios ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, nalalaman po namin kay tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis kay Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi niya sa kanila, Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng ilang denaryo. Titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos
ang sa Diyos at sila'y namangha sa Kaniya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa social media platform natin. Sa mga kapatid natin sa ibang bansa, lalo na ang ating mga manggagawang Pilipino. Mula sa simbahan ng Quiapo, kami bumabati at kami nananalangin para sa inyo. Mga kapatid, kung naririto ngayon sa simbahan, naranasan nyo na bang kayo ay maisahan? Maisahan? Naisahan na ba kayo ng asawa nyo? Naisahan na ba kayo ng kapatid ninyo? Ano ba'y naisahan? Nagulangan ka na ba? Nadaya ka na ba? Napagsinungalingan ka na ba? Naisahan ka na ba ng asawa mo? Naisahan ka na ba ng anak mo? Naisahan ka na ba ng biyenan mo? Naisahan ka na ba ng kapitbahay mo? Naisahan ka na ba ng kapwa mo? Ang dami ngayong nang-iisa, nandadaya. Usong-uso ngayon ang scam, lalo na sa cellphone, sa social media. Ginagaya ang ating mga profile at nanghihingi. Ang daming mandaraya at ang daming nandadaya. Usong-uso ang mga order natin sa mga online shopping. Nadaya ka na ba? Naloko ka na ba? Biro mo, naisahan ka na, nadaya ka na, na-order ka pa rin. Dinadanas natin yan. Isang araw, umorder ako ng solar light. Ah, talagang ng solar. Bukas lang pag umaga, pag gabi patay. Sabi ka, anong klaseng solar light to? Ang daming mandaraya, ang daming manloloko, ang dami na. Nagpapalit din ako ng baterya ng cellphone. Sabi ko, bago pa yung cellphone ko, mahal ang cellphone. Nagpapalit. No, nagpapalit, patay sindi yung cellphone ko. Nadaya ako. Saan? Sa baterya. Ang daming mandaraya. Ang daming manloloko. Tanong, nadaya ka na ba? Naisahan ka na ba? Naloko ka na ba? Mahirap maloko. Mahirap madaya. Mahirap maisahan. Sumasama ang loob natin. Lalo na sa mag-asawa. Lalo na sa mga may relasyon. Napakasakit at napakahirap ang madaya ka. Napakahirap at napakasakit na maisahan ka ng minamahal mo. Ang magsinungaling sa'yo. Masakit. Pero mas mabuti nang tayo ang naiisahan kesa tayo ang nang-iisa. Di baling nadaya tayo. Di baling na-scam tayo. Huwag lang ikaw ang scam sa pamilya mo. Huwag lang ikaw ang nandadaya, nang-iisa sa kapwa mo. Hindi ikaw ang manloloko at sinungaling sa pamilya mo. Di baling nagsinungaling sa atin. Di baling nagloko sa atin. Di baling nadaya tayo. Sabi ko kanina sa inyo, mahirap, masakit. Yun ang katotohanan. Nagagalit tayo. Pero kung lilimiin natin, mas mabuti na tayo ang dinadaya kesa ikaw, ako, ang mandaraya. Di baling nasaktan tayo dahil sa iba kesa tayo ang nananakit sa iba. Ang ebanghelyo natin, iniisahan si Jesus na mga kampo ni Herodes, na mga eskriba, na mga pariseyo. Alam nila na pag sinabi na huwag magbayad ng buwis, traidor si Jesus, at si Jesus ay pahuhuli. Siya ay subversibo sa imperyo ng Roma pag sinabing huwag magbayad ng buwis. Pag sinabi naman magbayad ng buwis, traidor din siya sa sarili niyang bayan na namumuhi sa mga sundalong Romano. Kaya ano sagot ni Jesus? Hindi siya naisahan. Ano sagot niya? Akin na yung pera.
Ano nakalagay dyan sa pera? Mukha po ni Cesar. Ang mukha niya ang nakaukit at ang kanyang pangalan ang nakalagay. Ano sagot niya? Ibigay niyo ang kay Cesar para kay Cesar. Meron ba siyang hiningi? Akin na ang sa Diyos. At pakita niyo sa akin ang sa Diyos. Pero ang kasunod na sinabi niya, ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Dahil ano nga ba ang para sa Diyos? Marami nang nagtanong sa akin yan. Ano nga po ba ang para sa Diyos? Ang sobre? Ang limos? Yan po ba ang para sa Diyos? Ang bulaklak? Ang kandila? Yan ba ang para sa Diyos? Hindi po. Ang sa Diyos ay ating sarili. Tumingin ka sa salamin. Ikaw ay likha sa wangis ng Diyos. Kung ang pera nakaukit si Cesar at ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ako at ikaw, pag naghaharap tayo, nakaharap tayo sa wangis ng Diyos. At anong nasa atin? Ano nakaukit sa atin? Pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo may buhay. Kaya ano ang para sa Diyos? Ang sarili natin ang para sa Diyos. Hindi ang sobra mong oras, hindi ang sobra mong pera, hindi ang sobra mong lupa, hindi ang sobra mong yaman. Ang sa Diyos ay ikaw, ang kabubuan ng pagkatao natin. Tayo ay para sa Diyos. Kung titignan mo yung katabi mo, yan ay para sa Diyos. Kung titignan mo ang sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Kaya walang nabuhay para sa pera. Walang nabuhay para lang sa pamilya. Walang nabuhay para lang sa trabaho. Walang nabuhay para lang sa sarili niyang parokya. Tayo ay nabuhay para sa Diyos. Sa Kanya lang tayo. At anumang paglilingkod natin, anumang pagbabahagi natin, anumang pagbibigay natin, ay sa ngalan ng Diyos, para sa Diyos. Kaya tayong naririto ngayon, anuman tayo at sino man tayo, marungis man tayo, kinamumuhian man tayo ng tao, ayaw sa atin ng tao, tayo ay mahal ng Diyos para pa rin tayo sa Kanya. At hindi natin maiisahan ang sino man sa ngalan ng Diyos. Dahil ang Diyos, kahit na kung minsan dinadaya natin, Lord, nakasimba na ako ng Biyernes, di na ako magsisimba ng Linggo, ang Diyos tapat pa rin sa atin. Ang Poong Jesus Nazareno, sa Kanya tayo. Ikaw na nagsisimba ngayon, naririto ngayon, para ka sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit ka naririto, kung bakit ka humihinga, kung bakit nakakalabang ka sa buhay, kahit na ang dami natin pagsubok, kahit na nasasaktan tayo, nakakatindig pa rin tayo, kahit may karamdaman tayo, naririto pa rin tayo. Dahil tayo ay para sa Diyos. Kaya yung katabi mo, tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi mo sa kanya, para ka sa Diyos. Ha? Hindi ka para sa ulam, hindi ka para sa cellphone, hindi ka para sa anumang bagay. Para ka sa Diyos. Kaya ka nandito, kaya masaya kang kasama, kaya pag nandiyan ka, maligaya ang pamilya mo, kasi sumasayo ang Diyos. Tayo ang tagapagdala ng presensya ng Diyos dahil tayo ay sa Kanya. Kahit na may kanya-kanya tayong problema, kahit may kanya-kanya tayong dala, kahit nasasaktan tayo, dala pa rin natin ang Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Dala mo pa rin si Jesus Nazareno. Ikaw ay para sa Diyos. So remind nyo yung katabi nyo, sabihin mo ulit sa kanya, para ka
Jesus Nazareno. Sabihin niyo malakas. Para ka, Jesus Nazareno. Sa Kanya ka lang. Wala nang iba. Wala na nagmimiari sa'yo. Hindi asawa mo. Hindi anak mo. Hindi ang problema mo. Hindi ang karamdaman natin. Ni hindi ang utang natin kay Bumbay. Tayo ay para sa Kanya. Siya ay para sa atin. Tayo'y sumasa Kanya. At Siya na laging sumasa atin, ang laging magsasabi sa atin na mahal Niya tayo. Hindi tayo magkukulang sa biyaya at pagpapala. Mahal tayo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabubuhay ang mga Kristiyano sa dalawang dimensyon. Mamamayan ang lunsod ng Diyos at mamamayan ang lunsod ng mundo. Manalangin tayo na maituon natin ang ating mga puso sa walang katapusang kaharian na darating para sa pangangailangan ng mundong ito. Ang itutugon natin, Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway maging makatotohanan sa kanilang tungkulin na maging mga propetang saksi laban sa mga di makataong krimen at kawalang katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway makatarungang gamitin ang mga bagay na para kay Cesar. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga pinuno at mamamayan ng komunidad naway magkaroon ng kamulatang ukol sa kanilang tungkulin bilang mga taong dapat na magbayad ng buwis at mga taong dapat makilahok ng malinis na pagboto sa eleksyon. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway maunawaan na nagiging isang dakilang biyaya ang kanilang paghihirap kapag iniyugnay sa paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Yaong mga tumawid na sa pinto ng kamatayan, naway makarating sa walang hanggang lunsod sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, humimlay nawa ang aming puso sa iyo. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim nating ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga pasasalamat, lalong-lalo na ang mga may karamdaman. Panginoon ng kasaysayan, inilalagay namin sa iyong pagkalinga ang aming mga kahilingan. Nalalaman namin na ang lahat ng mga tao, panahon at pangyayari ay nakapaloob sa iyong kalooban. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Jesu-Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang pinapay-alak na iyong kaloob,
upang bunitain ang iyong buhay na inilalay nang tayo'y magtiwang bilang isang sambayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sami dumadalisay, kami naway makaganap na may malinis na kalooban sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na igay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gay hindi naman nung matapos sa hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Stop it,
suavis es Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in ego. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte, quoniam suavis est nominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in ego. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in ego. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fear. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in ego. Beatus vir qui sperat, qui sperat in ego. Announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog ng kapistahan sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang maliliko po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan
lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ika'y aming may pagdangal at maging marapat kami makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na igay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala na mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inibinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati